Isang hindi pamilyar na mukha at may dalang backpack ang nakita ng isang testigo sa pinasabog na simbahan sa Holosulu. Siya ang hinihinala ngayong suicide bomber ng mga otoridad. Narito ang mabilis sa sulyap sa iba pang mga balita. Pag-atake ng militar sa kuta ng Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu nagpapatuloy. Bukod sa airstrike, nagdagdag na rin ang militar ng tangking gagamitin sa pakikipagsagupa sa kalaban. Papunta naman sa anggulong suicide bombing ang investigasyon ng NBI at PNP. Isang testigo raw ang nakakita sa isang babaeng di pamilyar ang muka na pumasok noon sa simbahan at may sukbit na backpack na mangyari ang pagsabog. May testigo rin daw na nagsabi nakita ang babaeng ito na may kasamang lalaki na pumasok sa simbahan pero iniwan siya. Nakatanggap naman ng impormasyon si DILG Secretary Eduardo Anyo na mga Indonesia na ginamit ng Abu Sayyaf sa pagsabog pero vine-verify pa ito. 18 asong sinunog at tinatay para ibenta na tagpuan sa isang bakanteng lote sa Padre Garcia, Batangas. Tumambad din ang 21 asong nakakulong at kalunos-lunos ang lagay. Arestado ang 5 lalaking nadatnan sa lugar na sinasabi nag-ooperate ng katayan. Todo tanggi sila sa krimen. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, dadalhin nila sa National Meat Inspection Service ang mga nakumpiskang karne ng aso. Aalagaan naman nila sa kanilang tanggapan sa Tarlac ang mga asong nasagip. Isang lalaki natagpo ang patay at nakagapos sa Iloilo. Batay sa investigasyon, patay sa pananaksak at pamamaril si Jomar Haleco na nakilala dahil sa money remittance receipt sa kanyang bulsa. Hinala ng ina ng biktima ang pagiging chick boy o babaero umano ng anak ang posibleng ugat ng krimen. Distributor ng Peking anti-rabies vaccine sa Jeremiah Trading, iginit na hindi nila alam na peke ang kanilang ibinibentang bakuna. Sa kabila nito, handa raw nilang harapin ang isa ng pangreklamo laban sa kanila. Ang Sanofi Pasteur naman na siyang gumagawa ng lehitimong anti-rabies vaccine na pineke ng iba, sinabing patuloy sila nakikipagtulungan sa FDA para masawata ang pagbebenta ng mga peking vaccine sa mga ospital at mga butika. Payo nila kung may duda kung tunay o peke ang hawak na batch ng vaccine, agad makipag-ugnayan sa kanila.